Hep date pa rin po tayo sa malaking sunog sa Quiapo, Maynila. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, hindi naman tulad nung unang dumating tayo dito kanina, no, kung kailan talagang napakakapal nung may kinausok. Hindi na ganon, may usok pa rin. Siguro nakikita nyo ngayon sa video ninyo. Pero hindi na kasing itim katulad nung kanina. Yan kasing nasusunod na yan. Yan na yung sinasabi nilang kinokontrol nila na area na pagawaan daw ng tarpaulin. So may mga pintura at saka mga plastic. Kaya ganon na lang yung itim at kapal ng usok kanina. So ang sinasabi naman talaga ni Colonel Jaime Ramirez, eh kontrolado na nila itong sitwasyon. Ito na lamang pagawaan ng tarpaulin yung kanilang tinututukan sa ngayon. So kanina, sa likuran kasi nito, eh talagang Manila City Jail na, no? So naglakad kami papunta doon at habang nandun kami, may mga nakikita na kaming mga bumabalik na mga residente. Kahit na merong barangay kagawad na pinitigilan sila na huwag munang bumalik dahil hindi pa naman fire out, sinasabi pa lang naman na kontrolado. Pero ayaw magpapigil nung iba, total sinasabi naman nila, nakikita nila na kontrolado na at hindi na kumakalat. At yung tinitirhan naman daw nila ay malayo. So continuous yung hanggang sa ngayon actually, eh, may paisa-isa na talaga nga bumabalik sa kanilang bahay. Ganun pa man, kahit na may mga bumabalik na, meron pa rin dito sa gilid ng kalsada along Quezon Boulevard, mas konti na lang talaga sila ngayon. Karamihan ay nagbalikan na sa kanilang mga bahay. Pero meron pa rin na nandito sa may gilid ng Quezon Boulevard na naghihintay. Mas sabi nila, sila naman, eh, they just want to be sure na ligtas na talaga pag balik nila sa kanilang mga bahay. Ang init ngayon dito, Connie, ano, talagang tirik na tirik yung araw. So talagang yung mga naghihintay dito sa may gilid ng kalsada, isa yan sa kailangan tiisin habang inaapula yung sunog sa kanilang area. Pero kung ikukumpara mo kanina sa ngayon, eh mas mababa na yung tension. Kahit na yung mga bumbero, they're not as tense anymore dahil nga siguro na lalaman naman nila yung sitwasyon na hindi na kasing tindi yung sitwasyon kumpara kanina. Pero kani-kanina lamang ay may lumilipad pa rin na helicopter ng 505th Search and Rescue Group. Sila yung nagpapakawalan ng tubig kung saan na may sunog. So nakita natin kanina in the span, ay nung nandito tayo, there's a span of 2 hours that we were here, less than 2 hours that we were here, eh nakaapat na ikot na sila at pag-release ng tubig. So sa ngayon ay hindi pa naman kasi masabi kung ilan ang mga bahay at business establishments na nasunog. They're still assessing. Pati yung talagang pinagmula ng sunog, ang nasasabi lang nila, most probably it's a residential house. Ang kanina, sinasabi rin sa atin ng mga taga Bureau of Fire Protection, okay na itong Manila City Jail, bagamat nagpadala dito ng mga SWAT team para siguro dagdag na seguridad, pero okay na dahil kontrolado na yung sitwasyon, hindi na sila kailangan i-evacuate. Ang na-evacuate ay yung 38 detainees. Nailipat sila sa ibang presinto ng pulis kasi masyadong malapit kanina yung istasyon ng MTD Station 3. Sila yung may 38 detainees pero nailipat na dun daw sa may istasyon sa may Alvarez Street dito sa Maynila. Connie? Yes, Maki, kamusta naman yung lagay ng traffic ko? I can just imagine ang ikinukos din ito na dagdag na traffic doon sa area na yan. Ganito kasi ang nangyari dito, Connie, so you can just imagine yung traffic, ano. Kailangan sarhan itong Quezon Boulevard at Recto para makapwesto itong fire trucks. So lahat talagang kailangan umikot, hindi makakadaan dito sa... Ito yung pwestong to kasi, Connie, is alam mo yung sa may Far Eastern University. Yung kanto na yan hanggang sa may Quiapo. So medyo sarado yan. Kaya dun sa may mga roads leading to this road, eh talagang mahaba na yung traffic. In fact, kaya daw sila natagalan makapwesto at makaresponde ay dahil din sa traffic. Yan yung sinasabi kanina ni Colonel Ramirez sa Fire Marshal ng Manila. Dahil nga, sa sobrang traffic, kailangan nilang ipwesto yung mga fire truck nila dahil it's along Quezon Boulevard. Natagalan pa sila hanggat masarhan ito at makapwesto dahil sa bis ng traffic. Alright, so far ngayon, Maki, nakikita natin na may mga ilang dumayo rin, ano, dahil general alarm. May mga ibang cities na nagbibigay din ng kanilang tulong. Oo, kasi pala,
Ayan din naman yung paliwanag. If it's general alarm, kung sino yung kayang rumesponde sa buong NCR, dapat rumesponde. So, kaya gano'n nakadami yung talagang rumesponde rito. Isama mo na, pati yung mga volunteer marshals. Kaya nagpakawala na naman ng tubig sa ngayon ito. Ito nga 505 Search and Rescue Group. So, pang ilang ikot na nila yan, bale, parang tulong yan eh. Dahil sa talaga naman daw, pagka may general alarm, kasama na yan sa tulong na ibibigay dun sa area na nasusunugan. May mga pinadala na rin ba ang kinatawa ng mga pulis din ng kanilang mga tao, no? Para naman dun sa crowd control. Dahil sabi mo nga, marami pa rin ang mga pasaway na kahit na pinipigilan, no? Dahil hindi pa naman completely to fire out, ay gusto nang pumunta sa kanilang mga bahay. Actually, ang mas nakita pa natin ang binabantayan, yung city jail. Okay. So, ang focus kanina, doon sa nakita natin, ano, yung focus kanina is securing pati na yung safety ng mga detainees na nasa city jail. Itong mga nag-uuwian na, ay ano na sila, talagang libre na silang nakaka-uwi, na magsasabihan, pero hindi napipigilan. Alright. Maraming salamat, Maki Pulido, sa iyong update na yan. At ingat, at alam kong napaka-usok dyan ngayon.